In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the Lamb of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The feast of the Santo Niño brings to our attention the mystery of childhood. The devotion is still the virtue of simplicity, obedience, and trust in God. At the same time, it calls for mature discipleship and loving service to all. Such is the admonition of today's gospel. We are called to become like children, ever humble, careful not to despise, so that we may enter the kingdom of heaven. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
was sent, begotten from all ages, humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that we may learn from his example to embrace your will in all things and with holding fast to the dignity of all. Serve our lowly brothers and sisters with open hands and gentle heart. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwell in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you, as at the harvest, as men make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian. For every boot that tramped in battle, every club rolled in blood will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us, upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful, from David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The seal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
A reading from the letter of the Saint Paul to the Ephesians. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as He chose us in Him before the foundation of the world, to be holy and without blemish before Him. In love, He destined us for adoption to Himself through Jesus Christ, in accord with the favor of His will, for the praise of the glory of His grace He granted us in the beloved. Therefore, I, too, hearing of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones, do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is that hope that belongs to His call, what are the riches of glory in His inheritance among the holy ones. The word of the Lord. Thanks be to God. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones. For I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin ko ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na
santo ninyo ang bata. Ang banal na bata si Jesus. Excuse me. So bahagi yun ang ating patingin na ipinagdiriwang po natin sa buong Pilipinas. Excuse me. So bahagi po na tayo pinahintulutan na magkaroon ng pagdiriwang sa karangalan ng batang si Jesus na specifically po para po sa mga Pilipino dahil po sa napakalaking bahagi ng ating pananampalataya. Bagamat po may Santo Niño o Holy Child o Holy Infant ay binibigyan din natin ng pagpapahalaga, lalong-lalo po yung ikatlong linggo ng January dito po sa Pilipinas. At gawa natin bahagi po ng ating pananampalataya. For almost 496 years ay dito po nagsimula ang ating pananalig sa unang misa na ginawa dito sa Pilipinas sa pamuno po ni Padre Pedro Villamil noong po March 30, 2021. Kaya po tayo nagkahanda rin yung bahagi rin po ng ating pagdiriwang. Pinaghanda rin po natin yung 500 years sa 2021. Na bilang pagdiriwang ng unang misa at ng unang binyag na ginawa mo dito sa Pilipinas. At ang recipient ng biyaya na ito ay sina Haring Humabon at si Reynald Wala. At pagkatapos po nito ay ibinigay sa kanila ni Magellan ang unang relic ng Santo Niño na kung tawagin po natin ngayon ay Santo Niño de Cebu. So yan po yung una nating imahin ni Jesus, ang batang si Jesus. Simple lang po yung pagsibol ng ating pananampalataya. Halos 10,000 taon ang nakalilipas. Pangalawa, bahagi po ng pagkilos na ito ng ating pananalig ay muli nating pinagtitibay ang kahalagahan po ng misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Na hinayaan ng Diyos na ang pamamaraan ay ang paumaraan ng kanyang pagliligtas para sa sangkatauhan ay sa pamamagitan ng pagiging tao ng kanyang buktong na anak. Pero pwede po tayong maligtas sa ibang pamamaraan, pero hinayaan ng Diyos na ito yung kanyang magiging pamamaraan, ang pagkatawang tao. At kaibigan nito ay ang pagkanyang kapanganakan sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria at ang pagiging bata katulad natin na naranasan ni Jesus
at ang kanyang paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. So ito po, no? Yung pagiging katulad ng tao, iniligtas tayo ng Diyos. Pangatlo ay yung po ugnayan ito sa banal na kasulatan. Napakinggan ko one time, itong nakalipas na linggo, na may nag-text kay Ariel Orieta sa radyo. Ang kanyang sabi ay, meron bang isang tuninyo sa Biblia? Pero, we could not expect more kasi si Ariel Orieta, hindi na pa niyang pari. Ano sabi ni Ariel Orieta? Hindi, wala sa Biblia, akin lang yan. Yan ay yun ang kanyang term na ginanatin lang yan. Well, sapagkat hindi naman namin ma-expect na may papaliwanan niya kung ano yung kahulugan ito sa banal na kasulatan. Pero yung ebanghelyo na ginamit po natin ngayon sa araw na ito ay nagpapatunay sa kahalagahan ng mga salita na binitiwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ano po ibig sabihin ng Santo Niño? Ang banal na bata, Holy Child, kasi yung mga naman salitang banal na bata, hindi mo makikita sa banal na kasulatan, yung Santo Niño. Pero yung term na ipinahay ko natin ngayon sa ating Panginoong Alin, unless you will become like a little children. Unless you turn. Mayroong turn. Maliban lamang na ikaw ay magbago at maging katulad ng isang bata, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng langit. Very strong yung wordings na ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Ano? Kinakailang maging katulad ng bata. Na ang kabanalan ay kaling katulad ng isang bata. Kaya nga, ating walang iba kundi ang pamaraan na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po natin makikita po yung tatlong kahalagahan ito sa kasaysayan ng ating pananampalataya, sa kahalagahan ng ating pananampalataya na ginamit ng Diyos sa kanyang pagiging katawang tao at sa pahayag ng banal na kasulatan na kinakailangan maging katulad tayo ng bata para makamit natin ang kaligtasan. Na may tatlo rin mong paghamon para po sa bawat isa sa atin. Ano yung paghamon? Sa larangan po ng ating kasaysayan, makita po natin na alin na ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na pagkatulad ng isang bata, simple lang, hindi ho complicated. Ngayon, panahon na ito kapag sinabi mo anong status mo, kalimitan na nakalagay doon ay it is complicated. Kasi bakit? We make it complicated. Ano yung masasabi natin na yung buhay natin ay isang simpleng pamumuhay? Huh? Isa pong indicator na yun, we could simply answer it by yes or no. Huh? When, kapag naglagay na tayo ng explanation, naging komplikado na yung ating buhay. Huh? Yung paanyaya lang po ng kapal, na maging katulad ng isang bata, ay isang buhay na simple. At tayo mahamon ng puhong kapal. At kung minsan may mga tao nagtatanong siya, bakit paano mo gagawin ko? Komplikado yung sitwasyon ko. Sabi ko, do not make it complicated. Kung minsan tayo lang ang gumagawa upang maging komplikado yung ating buhay. Siguro po itanong natin, yung bang ginagawa mo o yung gagawin mo ay kasalanan ba yun?
Kung hindi, ay di, ipagpatuloy mo. Kung oo, itigil mo. Ito pala ay magbubulid sa iyo sa pagkakasala. Maaari yung kasing hindi yung ngayong kasalanan, pero maaari na alam natin na maaari may mga pagkatawan na ito ay tumulak sa iyo para sa pagkakasala. O di kaya ay ito ba ay yung mga tao na sa paligid mo nagkakasala at itinutulak sila sa pagkakasala? Kung ito'y magtutulak sa pagkakasala, ay isang muli din sabihin niya, wow! Ganun lang ho ka katugod, kasimple yung pagtugod sa panawagan ng Puhon na Pa. Kung i-positive natin yung pagkilos, ibig sabihin ay ito bang gawain na ito ay magdudulog sa iyo para sa kabanalan mo o magpaunlad sa kabanalan mo sa iyo at sa mga tao na sa paligid mo. So kung oo, go ahead. Kung hindi, huwag mo nang pag-aksiyan ang panahon. So iisipin po yung unang hamon na ipinapahayag ng Puhon na Pa. Isang pamumuhay na tumutubay sa isang simpleng pamamaraan ng pagkilos sa pagsunod natin sa hamon ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang bata. Pangalawa, ay yung hamon na ipinapahayag po ng para ng pananalig natin sa Diyos na naging tao. Siguro may tatanong natin, ba't kinakailangan ng Diyos na maging tao? Ba't kinakailangan niya na maghirap, magpakamatay, at muli mabuhay? Kasi ito po yung halimbawa ng pagtugon sa panawagan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang buktong na pinuturuan tayo ng ikalawang persona ng pagka-Diyos natin, ang pagsunod. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap sumunod. Pero kung mayroon tayong puso na katulad ng sa bata, madali po ang sumunod. At yung pagsunod na ito ay kahit na kumisan yung pagsunod na ito ay kakaiba sa kagustuhan natin. Ipinakita sa atin ang ating Panginoon Jesucristo sa halamanan ng Gethsemane. Anong sabi? Panginoon, let this cup pass unto me. Huwag niyong hayaan na mainom ko ang kopa na ito ng paghihila. Pero nung sabi ni Jesus, but if it is your will, let it be done. Pero kung ito yung kagustuhan mo, iinumin ko. So yan ay magagawa lamang natin kung mayroong puso ng pag-iisang bata. Masusunod natin yung kalooban ng Diyos kahit na hindi natin gusto yun. Kung mayroon tayong puso na katulad ng isang bata. Isang pusong masunurin sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, yung hamon na pinapahayag po sa akin ng banal na kasulatan, na nawa makita po natin ang pag-iligtas ng Diyos sa pamagitan ng pagkatulad ng isang bata ay nagpapaanyaya sa atin lalo. Yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala sa Diyos. Yung pagtitiwala sa Diyos na hindi lamang na tayo nagtiwala. Ngunit ang patuloy na tiwala na ibinibigay natin sa Diyos at ang pagtitiwala pa sa mga susunod pang mga araw. Nalim, na yung maging pamantayan ng ating pagkilos sa isang pamantayan katulad po ng halimbawa na ibinigay na Jesus, yung imahe ng katulad ng isang tsanga na palaging nakakabit sa puno. Habang ang sarang ito ay naputol sa pagkakabit nito sa puno, mamamatay ito. So, yung hamon yung pagiging katulad ng bata namin,
Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Mawala ang lahat. Huwag lang ang Diyos. Kahit na kung minsan hindi natin maintindihan yung pagkilos ng Diyos. Pero kinakailangan tayo magtiwala na rin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. At yan ay magagawa lamang ng isang katulad ng isang bata. Hindi yan magagawa ng isang matanda. Kinakailangan natin ang kalooban ng katulad ng isang bata na kuminsan kahit hindi natin maintindihan. Ang pinanghawakan lang natin ay alin. Ang pagtitiwala sa Diyos na hindi tayo ipapahamak at hindi ipapahamak ang kapwa natin. Sabagat ang kanyang paanyaya sa atin ay walang iba.